ang isip ko noon, kapag ginawan ka ng procedure na ganun, medyo nakakatakot kung ano yung magiging resulta. Ano, hanggang hindi pa nagagawa yung procedure, talagang ano, mayat maya yung panalangin mo na sana okay. Kasi pag sinabihan ka noon, ang tendency sa utak mo, parang nalilito yung doktor, parang hindi niya kaya basta-basta, parang iba yung sakit mo. Hi po, hi! Hello! Hello! Welcome back sa aming channel, Arb Story TV. Mga ka-church, welcome back dito sa ating YouTube channel, Arb Story TV. Hirap talaga ng ng may karamdaman na jerd at marami ang mga kaibigan natin na natatakot sa bawat pagbabago ng ating nararamdaman o nararanasang sakit. Ako sa karanasan ko sa sakit nating to 30 years. Marami ang komplikasyon. Marami yung mga idinadaing natin sa mga doktor natin kapag ka nagpapa-check up tayo na minsan hindi din nila masagot. Yun, karanasan ko yun. Kaya napaparami yung mga activities na ginagawa sa atin. Yung mga instrument na ginagawa sa atin. Yung iba, hindi ko na nga rin alam kung ano doon. Doon ko lang nalalaman. Ayun, bilang isang ordinaryo na mamamayan, isang pasyente na may sakit na GERD, natatakot din naman ako kapag nag-suggest ang isang doktor na kailangan gawin natin to. Halimbawa, katulad nung naranasan ko na whole abdomen CT scan. Ang mahal-mahal noon, tapos ang alam ko na sa CT scan, papasok ka nga sa mahirap na procedure eh. Yun, kasi yung anak ko nung may sakit siya, CT scan siya, pero sa ulo. Yun yung nai-imagine ko nung sinabihan ako ng doktor. Malala yung sakit ng anak ko noon, kaya nung sinabihan ako, whole abdomen, ibig sabihin ko, papasok din pala ako dun sa tube na may mga contrast. Alam ko kasi yung procedure eh. Yung kaibahan lang doon sa anak ko, ulo yung CT scan. Yung sa akin, whole abdomen. Kinakabahan siyempre ako. Dahil unang-una, yung gastos. Tsaka, ang isip ko noon, kapag ginawan ka ng procedure na ganun, medyo nakakatakot kung ano yung magiging resulta. Hanggang hindi pa nagagawa yung procedure, talagang mayat maya yung panalangin mo na sana okay. Kasi pag sinabihan ka nun, ang tendency sa utak mo, parang nalilito yung doktor, parang hindi niya kaya basta-basta, parang iba yung sakit mo. Yun, isa din yun sa mga nagpatibay sa akin na hindi porke hindi masagot ng doktor yung sakit mo, hindi porque masyadong malalim mag-isip yung doktor kung ano yung sakit mo. Kasi minsan ako, malaki ang tiwala ako sa kay doktora ko, kay Doktora Marquez, yung aking tagapag-alaga. Kaso, Doktora Hai, pero minsan talaga kinakabahan ako minsan. Ayun nga, iniisip ko na lang sa ngayon, iniisip ko na hindi kasi, oo doktor sila, oo pinag-aralan nila, pero iba talaga yung may karanasan, iba talaga yung, parang trabaho, di ba yung mga trabaho natin, iba yung batikan kahit hindi pinag-aralan, yung mga maiedad na kasama mo sa trabaho,
iba yung kahit hindi nila napag-aralan yon. Kasi nung panahong una, nung hindi pa ako nasa gobyerno, dati akong seaman, may mga kasama ako sa Entar Island na ano, na sa makina kasi ako eh, marine engineer. May mga kasama ako sa Entar Island, nakapag ano ako, nakasampa din ako eh, Entar Island, na hindi naman graduate. Ano, experience yung kanila, mga galing sa bangka nga yung iba eh, mga galing sa Basnig, mga ganun. Ang gagaling, ang gagaling. Kaya ano, naalala ko lang yun, naging sample ko lang yun, magagaling. Iba yung experience, katulad natin, mahaba na yung experience ko sa sakit na to, kaya ang dami kong naikukwento. Ano, at itong naipon kong kwento, ay talagang inihahandog ko sa lahat ng mga viewers ko. At alam ko na malaki yung maitutulong ito sa inyo. Yan. Yun yung gusto kong ipon to dito sa ano sa vlog na to. Malaki yung bagay na na ibibigay ng may experience kumpara dun sa mga doktor. Yung doktor kasi by the book. Siyempre pagdating sa gamot na iinumin, diyan lang ako naniniwala sa mga doktor natin kasi yun yung pinag-aralan nila. Pero doon sa ibang mga ano, sa ibang mga komplikasyon nito, yung mga kaibigan natin dito, kahit yung mga kayo na nagko-comment dito, naniniwala ako sa inyo. Yung mga naranasan nyo, hindi yan maikukwento ng doktor natin, hindi yan masasabi sa atin ng doktor natin. Kasi ang pag-aaral, 'di ba naman kahit sa libro, ang pag-aaral minsan kulang yan. Ano, minsan kulang yan. Minsan kung di ako nagkakamali, lalo na doon sa ano, sa kaya nga yung pag-aaral paano yung pagaling ng pagaling, 'di ba? Ngayon taong ito, mas magagaling yung mga graduate kumpara sa graduate ng mga 10 years ago ang nakaraan. Ano, ibig sabihin, tuloy pa yung pag-aaral, ano, ganyan. Kaya marami yung na ano, sa mga ano kasi, tanda ko yung ano ko eh, nung magkasakit, ano, Japanese encephalitis yung naging sakit ng anak ko. Yung nangyari sa akin, doon sa case ng anak ko, sinabihan ako ng doktor niya dati na bedridden itong anak ko, hindi na makaka-recover. Yan. Lumaglag na, isa yun sa nagpa-trigger sa akin doon sa sakit nating to. Lumaglag na yung aking pagkatao dyan dahil syempre sino namang magulang, lalo pa panganay yung anak mong yun, na ganun yung sitwasyon. Isang araw, isang buwan, ano, ilang araw lang ang lumipas nung sinabi sa akin ng doktor, nung tinapat ako ng doktor, kami nung misis ko, na ganun yung sitwasyon ng anak ko. Pagbukas ko ng pintuan ng kwarto namin, kasalubong ko yung anak ko naglalakad. Ganun. Sabi sa akin ng doktor, bedridden siya kasi binubuhat ko talaga yung taon, natigil sa pag-aaral. Yun. Ganun yung ano. Tapos nung ipa-check up ko sa doktor, nakita yung kondisyon ng anak ko, ginawa niya ng report. Tapos sa convention nila, isinama niya sa report niya sa convention na meron siyang pasyente na ganun yung naging situation. At hindi niya akalain na makaka-recover. Yun yung ano, yun yung gusto kong lakas ng loob na ibigay sa inyo. Ano? Kaya yung mga kaibigan natin minsan na minamaliit yung kwento ni Kuya Arvin, ano, na hindi daw ako doktor. Siyempre, alam ko naman yung motibo nila dahil doon sa mga binebenta nila na minsan nasasagasaan natin. Ano, yun naman yung motibo talaga nila. Na hindi daw ako doktor, kaya wala akong karapatan na magsabi ng ganito. Kasi, kwento ko lang to. Ayan, kwento ko lang to. Yung gustong maniwala sa akin, sa mga karanasan ko, para maging inspirasyon niyo ako, wala naman akong mapapala kung manood kayo o hindi. Ano, ang sa akin lang, may itulong ko doon sa ibang naniniwala sa akin. Kung nakuha niyo yung punto ko na iba yung experience, ano, pinakita ko lang dito sa kwento ko doon sa anak ko na yung doktor, hindi perfecto.
ano, hindi siya perpekto. Marami ang mga nangyayari sa pasyente niya nang hindi niya alam na mangyayari. Katulad nung case nung sa anak ko. Ano, sa akin naman, sa case ko naman, marami ang mga naranasan kong komplikasyon ng sakit natin na ano, na hindi na, may paliwanag, hindi na ipaliwanag nasabi o hindi na ipaliwanag sa akin ng doktora ko at saka doon sa mga iba pang doktor na napag-check upan ko. At ang reaksyon talaga nila, kailangan magdaan ka sa ganitong procedure. Ganyan, kailangan silipin ulit na ako, nakatatlo akong ano, endoscopy. Sa lahat ng endoscopy ko, isa lang yung medyo yung last na nakitaan ako ng baret. Pero okay pa. Kasi nga hindi, kasi may mga gamot kasi tayo na iniinom na hindi tumatalab. Kunento ko naman 'yan sa mga vlog natin dahil ayon din yun sa karanasan ko kung bakit hindi siya tumatalab at dahil sa karanasan din ng mga kaibigan natin, natatahi-tahi ko na, napapagtugma-tugma ko na. Siyempre, ang tagal ko na, hindi lang naman tayo nakapokus sa doktor lang. Siyempre, nagpapamediko tayo. Kung ano-ano, yung kung ultimo yung sabi ng kapitbahay natin, minsan sinusunod natin, basta herbal, mga ganyan. Sinusunod natin yan dahil gusto natin gumaling. Gusto natin makalaya sa bangungot na to. Mahirap eh. Alam nating lahat yan eh. Yan. Ngayon, mga kaibigan, yung mga kwento ko, nagdaan na yan. Karanasan na yan. Ano? At yung iba na kinuwento sa akin, binahagi ko dito sa Upstory TV, nakaraan na yan. Nangyari na yan. Karanasan na yan. Nakalipas na yan. Nakasurvive kami dyan. Kaya, binabahagi ko. At gusto ko isipin nyo, maging inspirasyon nyo kami sa pagpapagaling nyo. Maging ano, mga idol, maging huwaran nyo kami, lalong-lalo na sa anxiety. Ano, na hindi dapat matakot. Kasi hindi man totally na mawawala yung joy natin. Ano, hindi siya totally mawawala. Pero ang gusto kong ibahagi sa inyo, ang gusto kong sabihin sa inyo, hindi ito lubusan na magpapahirap sa atin na tulad nung tayo ay natatakot. Idol, karanasan ko to. Nangyayari to sa akin ngayon. At nangyayari din ito sa mga kaibigan natin na may ganitong karamdaman. Kahit ikaw, alam ko, one time, kahit isang beses lang, naranasan mo to. Hindi mo sinasadya, pero naranasan mo to na yung atake sa'yo, grabe, pero mamaya nawawala. Kasi, yung oras na yun, may iba kang iniisip, hindi nakatuon yung isip mo sa sakit mong yun, nawala. Kasi nga, pag hindi pinapansin yung karamdaman natin, mabilis siyang mawala. Kasi hindi ka natatakot. Ang lupas na, atake nga eh, sinasabi natin atake. Pag atake to, parang ano, halimbawa, isang uri ng atake, ano ba yung mga sakit na may inaatake? Di ba yung, halimbawa, di ba yun, yung nangangatal na ano, epileptic, halimbawa, epilepsy. Ano, di ba, pag sinabing atake na epilepsy, mangingisay siya, pero mamaya, titigaw na, mawawala na, okay na ulit siya. Parang ganun yung sa atin, yung sa joint. Atakehin tayo, sakit, parang biglang nahilo dahil sumakit yung sikmura, pero mamaya, wait mo lang, mawawala. Kasi nga, hindi ka natatakot. Pero kung matatakot ka, tatagal minsan isang buwan, minsan napabalik-balik, araw-araw yan. Ganyan, ganyan yung sakit natin. Yun lang, inspiration lang yung kwentong ibinabahagi ko ngayon sa inyo. At magtiwala ka sa sarili mo, kaya ng immune system mo yan. Basta, ang mahalaga, palakasin mo yung immune system mo. Ano, palakasin mo yung resistensya mo. Kasi resistensya natin ang tutulong para malampasan natin yung atake ng GERD sa araw-araw na dadating to. Yun. Sana nakapagbigay ako ng inspirasyon sa inyo. Sana nakatulong ako ngayong napanood mo ang video ko.